Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po muli si Kuya Don. Marahil noon ay napansin natin o naobserbahan natin na si Lolo o Lola o kaya naman ay si Nanay ay ipinandidilig yung pinaghugasan ng isda sa kanilang mga tanim. At kung mapapansin nyo ay talagang malulusog kahit pa hindi nila gamitan ng kahit na anong synthetic fertilizer. At kung pag-uusapan lang natin ang pagiging epektibo ng hugas isda sa mga halaman, eh walang duda. Yun nga lang, ito ay maaaring makapag-attract ng peste kagaya ng langaw o kaya naman ay uod dahil sa dugo o amoy na nanggagaling sa hugas isda. Kaya sa videong ito ay medyo imo-modify natin o babaguhin natin ng kaunti yung natural na hugas isda para mas maging epektibo, mas maraming nutrient at syempre hindi makapag-attract ng peste. Yan ang ating pag-uusapan sa ating pong pagbabalik. Okay, welcome back sa inyong lahat. Ang isda ay nagtataglay ng napakaraming nutrisyon, macro o micronutrients. Kaya naman ito ay sangkap sa paggawa ng fish emulsion o kaya naman ay fish amino acids. Ngayon ay pag-usapan natin paano ba ang paggawa ng fish fertilizer gamit ang hugas isda. Meron ako ditong 1 litro ng pinaghugasan ng isda kasi kanina ay ang ulam namin ay galunggong. So ito yung nakulay ko, 1 litro ng hugas isda. Sa kada 1 litro ng hugas isda ay mangangailangan tayo ng 250 grams ng asukal na pula. Okay, at mangangailangan din tayo ng 4 na maliit na bote ng Yakult. At syempre yung ating paglalagyan o dito tayo magfi-ferment at syempre yung panghalo. Okay, so paano ba ang procedure sa paggawa ng fish fertilizer gamit ang hugas isda. Okay, sa kada 1 litro ng hugas isda, ilagay po natin dito sa container. Buhos lang natin. Kahit anong klaseng isda po yan, kahit pa yun ay tubig tabang o galing sa tubig dagat, ay wala pong problema. Basta isda. Okay, so nilagay na po natin dito. Sa kada 1 litro ng hugas isda ay haluan natin o lagyan natin ng 250 grams ng asukal na pula. So ito po yung asukal na pula natin. Okay, gagamit po tayo ng asukal na pula. Ano po, hindi po tayo pwedeng gumamit ng asukal na puti kasi wala na pong sustansya yon. Kung sakali naman na meron kayong molasses sa bahay, ay pwede kayong gumamit ng molasses. So yung 250 grams ng asukal, papalitan nyo lang ng ml. So gagamit kayo ng 250 ml ng molasses. Okay, so haluan lang po natin. Pagkatapos ay ilagay na natin yung 4 na maliit na bote ng Yakult. So ito po yung Yakult. So ilalagay po natin. Ang Yakult ay alam naman natin na meron po siyang mga good bacteria, lactobacillus. So ito po yung magpapabili sa fermentasyon o yung pagbuburo ng ating hugas isda. Okay, ilagay lang po natin. Kung sakali naman na wala kayong Yakult o kaya naman eh meron kayong mabibili na lactobacillus, meron pong nabibili sa mga drugstore na lactobacillus o kaya naman ay yung mga nabibili natin sa garden store na probiotics, so pwede rin po yun kasi lahat po yun ay lactobacillus. So kaya lang gumamit tayo ng Yakult para mas madaling gawin para sa karamihan kasi may mga ibang materials na mahirap panapin, halimbawa yung lactobacillus, yung probiotics. So mas madali siguro naman sa lahat ng area dito sa Pilipinas eh mayroong Yakult o nakakarating yung Yakult. Okay, so meron pa tayong isa dito. At pagkatapos po ay haluing mabuti. So kailangan mahalo yung asukal, yung Yakult at saka syempre yung hugas isda. Ayan, so pagkatapos po ay tatakpan na natin. Okay, so dito na po natin i-ferment yung hugas isda kasama yung Yakult at yung asukal na ginamit natin. Okay, ang tanong,
bakit tayo gumamit o bakit tayo naglagay ng asukal sa ating ibuburong hugas isda? Kasi gusto nating makapag-attract ng mga microbes o yung mga good bacteria dito sa ating binuburo. Kaya tayo naglagay ng mga bagay na matatamis kagaya ng asukal o kaya naman na emulsions para mayroon silang pagkain. Kasi kapag na-detect nila na mayroon silang makakain sa loob, ay kusa silang pupunta dyan. Ang emulsions at asukal, ito yung nagsisilbing pagkain ng mga mikrobyo. At naglagay din tayo ng Yakult kasi alam naman natin yung Yakult ay lactobacillus. So ang lactobacillus ay mas lalong makakapagpaganda ng kalidad ng ating pagbuburo. Mas mabilis na mapiferment o mabubulok yung hugas isda at mas mapoproseso ng maigi kapag hinaluan natin ng Yakult dahil sa tulong na rin ng mga lactobacillus. Gaano ba katagal natin ibuburo ang hugas isda? Ito po ay maaari nating ma-harvest pagkalipas ng 1 linggo o 7 araw o kaya naman ay paabutin hanggang 1 buwan. Kapag halimbawa meron na kayong paggagamitan o kaya naman gusto nyo nang gamitin yung ating ibinuro, pwede nyo na itong magamit after 1 week. So ang gagawin lang natin ay 2 kutsara ng binurong hugas isda, ilagay sa 1 litrong tubig o ihalo sa 1 litrong tubig at maaari na nating ipandilig sa kahit na anong uri ng halaman, ornamental man o lalong-lalo na sa ating mga tanim na gulay. Pero kung sakali naman na makakapag-antay pa naman o hindi nyo pa kailangan, mas maganda kung paaabutin natin ng 1 buwan. Kasi kapag ganun katagal, mas lutong-luto na yung ating binuro. Paalala lang po, pagkalipas ng 3 araw simula sa pagbuburo ay kailangan natin buksan ang container para lumabas yung gas. Kasi habang nasa fermentation process, ito ay magkikreate ng gas sa loob. At kapag nakalimutan natin na hindi natin buksan, ay maaaring sumabog kapag oras na ng pag-harvest. So kung halimbawa ito ay paaabutin natin ng 1 buwan, so araw-araw din natin itong bubuksan hanggang sa pag-harvest. Kasi baka makalimutan natin, magulat tayo pagbukas natin biglang sumabog. O kaya naman kahit na nakaimbak lang yan dyan, kapag hindi na kaya ng container, ito ay sasabog. So yun po isang mahalagang paalala na dapat na hindi natin makalimutan. Kagaya ng binanggit natin kanina, bukod sa asukal na brown ay pwede tayong gumamit ng molasses. So kung halimbawa meron kayong molasses, yung 250 grams ng asukal na pula ay gagawin nyo lang 250 ml ng molasses. O kaya naman kung meron kayong honey ay pwede rin yon. O kaya naman ay muscovado sugar. Kaya lang siyempre mas mahal yung muscovado. At yung isa pang ginamit natin, yung Yakult, kung sakali na meron kayong mabibiling probiotic, ito ay nabibili sa online o kaya naman ay sa mga garden store, mas maganda kung ito yung gagamitin natin. O kaya naman ay yung mga nabibili sa drugstore na lactobacillus. Ang alam ko, yung ganyang kalaking bote ay mga nasa 300 pesos yata. At yung probiotic naman, yung 1 litro ay mga nasa ganun din, mga nasa 300 or 400 pesos. Kaya gumamit ako ng Yakult kasi siyempre ito yung mas madaling makuha sa kahit saang lugar ka man sa Pilipinas, siguradong may Yakult. At siyempre mas mura. Bukod sa 4 na bote ng Yakult na ginamit natin ngayon, at kung sakali nga na kayo ay makakabili ng probiotic, ito ay tumbasan lamang ng 2 kutsara sa kada 1 litro ng hugas isda. At yung isa pa, yung nabibili sa mga drugstore, yung lactobacillus, ganun din. 2 kutsara noon sa 1 litro ng hugas isda. Okay, review lang po muna natin. Okay, gumamit tayo ng 1 litro ng hugas isda. Tinumbasan natin ito ng 250 grams ng asukal na brown. Kung sakaling wala kayong asukal na brown at meron kayong molasses, tumbasan ito ng 250 ml ng molasses at 4 na maliliit na bote ng Yakult. So paghahalo-haloin po natin ito at ibuburo natin minimum 1 linggo hanggang 1 month, hanggang 1 buwan. Okay, sana ay kahit papaano ay nakapag-ambag ako ng mga mumunting impormasyon at ideas kung paano tayo makakagawa ng mga simple at epektibong natural na mga pataba para sa ating mga halaman. So ito yung mga nagiging kapalit na hindi na natin kailangan bumili ng mga synthetic fertilizer kasi marami namang mga materyales na nakikita lang sa loob ng ating bahay na pwede natin gawin para maging epektibo at natural na uri ng pataba para sa ating halaman.
Okay, sa mga susunod na video ay tatalakay muli natin yung paggawa ng 3 basic concoction, yung fermented plant juice, fermented fruit juice, at yung fish amino acids. Although ito naman ay nakagawa na ako ng video dito sa ating channel, pero sa pagkakataong ito ay masisimplihan pa natin at yung mga materials ay sisiguraduhin natin na meron kayong makukuha sa lugar nyo para lahat tayo ay pwedeng makagawa ng mga organic fertilizer na magagamit natin sa ating pag-garden. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po muli si Kuya Don at muli maraming salamat sa iyong panonood.